i-react lang natin yung video na nilabas ng isang sikat na vlogger na si Juan Palanga Nation. Naglabas siya ng isang video patungkol sa problema niya sa kanyang unit na nabili sa Ford. Ito yung Ford Territory. At dito mga kaibigan, sobrang dami nating matututunan, lalo na sa mga first time car buyers. And within this video or pagkatapos ng video, bibigyan ko kayo ng tip para alam nyo kung ano yung pwede nyong gawin kung mangyari rin sa inyo yung nangyari kay Madam. So panoorin na natin. Alam nyo kasi mga palangga, ako, hindi naman ako dapat talaga ganito eh. Kasi diba, customer ako eh, Ford. Kaso parang wala na kayo talagang balak na asikasuhin tong problema ko eh. Kaya parang kailangan natin mag-social media para makarating din na ng problema ko na to sa Ford Philippines. Eto lang kasi yan, bago kasi tong binili kong sasakyan, bago ko to binili sa inyo, Ford Commonwealth, nakailang balik-balik na ako sa inyo. Ang ginagawa nyo, dinadiagnose nyo, inaayos nyo, pinapalitan nyo ng pyesa. O, kasi may pinalitan kayo eh. So bakit? Diba bago ako, bago binili ko, pinalitan nyo ng pyesa. So anong nangyari doon? Nung pinalitan nyo ng pyesa, sabi nyo okay na, tapos inuwi ko na yung sasakyan nyo, tapos ganun ulit. Tapos inireklamo ko na naman sa inyo, dinayagnose nyo na naman, tapos binalik nyo sa akin, mas lumala. Tapos ngayon, tumatawag ako sa customer service nyo, sasabihin, idadiagnose ulit. Tapos dahil ganun ang protocol nyo, tapos ayusin nyo, tapos ibabalik nyo ulit sa akin. Okay, so in fairness sa Ford mga kaibigan, ano, any car dealership, any car brand, pagka nagka-problema yung binili nyo na sasakyan, talagang ganun yung unang-unang mangyayari mga kaibigan. I-re-repair muna nila yan. Yung iba kasi inaasahan, di ba, papalitan ka agad. Tandaan ninyo, meron po tayong lemon law dito sa Pilipinas. So kung hindi nyo pa alam yan, abangan ninyo. Siguro, depende sa video na to kung saan ko siya sasagutin. Patapusin nyo hanggang sa dulo. Medyo ano talaga, di ba, unusual talaga, no? Kasi brand new mga nakuha yung sasakyan, pero i-re-repair, di ba, papalitan ng parts. So dahil meron tayong lemon law, so mamaya pag-usapan po uli natin yan, pero tuloy muna natin yung video. Alam niyo ba yung trauma na binibigay niyo sa akin, Ford? Magbabayad ako sa inyo 1.3 million for this territory. Ouch. Isusoli ko na itong sasakyan niyo kung ayaw niyong i-replace. Isoli ko na itong sasakyan niyo. Ayun, so yan mga kaibigan, yung sinabi ni Madam na naisusoli. Dito sa Pilipinas, hindi mahigpit yung batas natin tungkol dyan eh, sa pagpapalit. Meron tayong lemon law. Yung lemon law, iyan ang batas, protection ng kliyente or ng car buyer and protection din po ng dealer. Protection nyo pong dalawa yan. Binibigyan ng pagkakataon yung dealership na i-resolve muna yung sasakyan na nabili ng kliyente. Hindi basta-basta siyang mapapalitan mga kaibigan. Kailangan munang maka-apat na beses nilang i-repair yung unit mo. Pero the same problem, na apat na paulit-ulit, pwede kang mag-file ng case ng lemon law. At pag nanalo ka dun sa case na yun, ganun lang kasimple mga kaibigan, papalitan nila yung unit kung magkano yung halaga ng unit mo as of the moment. More on that, pagpatuloy muna uli natin yung video. Dahil baka dito ba ako mamatay? Unang-una, sinuli ko yung sasakay, binalik ko sa inyo dahil nag-i-engine failure. Yung sasakyan nyo, nag-i-engine failure sa kalagitnaan ng takbo ko, nag-neutral, biglang-biglang humihinto. Grabe, ha? Stress na si Madam. Binalik nyo sa akin, inayos nyo, may pinalitan kayong pyesa. Binalik nyo sa akin, yung gauge na naman ng oil, yung fuel niya, hindi gumagana. Namamatay ulit, binalik ko ulit sa inyo, binalik nyo ulit sa akin. Binalik ko ulit sa inyo, tapos binalik nyo ulit sa akin, tapos din niya yung sasakyan yung nagre-reverse. Ouch! Hindi siya pwedeng mag-reverse ng takbo habang nagda-drive ako dahil automatic yung sasakyan na to. Hindi siya pwedeng mag-reverse. Stress na ako sa inyo, Ford. Ako, in good faith ako na di ba dapat sinuli ko na yung sasakyan nyo, pero dahil gusto ko kayo bigyan ng second chance, ginawa ko ulit, binayaran ko ulit hanggang gumabot tayo ngayon. Tapos ngayon, may insurance ako kiniklaim sa
ninyo? Ilang gaano ba katagal, Ford? Gaano ba kayo? Di ba dapat after sales? Dapat mas lalo nyo. Alam nyo yun, hindi ko dapat ito ginagawa eh. Pero grabe na ang stress ko, Ford. Dalawa ang ginawa ko sa inyong sasakyan. Ayan yung isa. Ayan. Antan nyo yan. Wild track yan. Bakit wala naman ako problema dyan? Bakit ito lang naman ang inaano ko sa inyo eh? Grabe ng stress ko. Hindi ako magbabayad ng 1.3 million sa inyo para lang ganito ang ibibigay nyo sa akin. Parang wala naman kayong pag-ialam. Tatawag ako sa inyo, tapos sasabihin nyo i-diagnose lang. I-diagnose yung pagbalik nyo sa akin. Lalong lumalala yung sasakyan. Tapos ibabalik ko, hindi nyo kukunin. Pag hindi ko kukunin, ako masisira sa bangko. Ayan, so isang pointer yan na dapat tandaan, mga kaibigan. Nabanggit nga ni Madam na siya yung magbabayad sa bangko. So ibig sabihin, yung unit niya is under po siya ng financing or installment. So kapag ka na-stack or natenga yung unit ni Madam doon sa dealer na yon, sa ayaw at sa gusto ni Madam, magbabayad siya ng monthly payment with interest. Pinabayaran mo yung sasakyan monthly, tapos hindi mo siya ginagamit, ano. So medyo talaga nakaka-stress yun, nakakaiyak sa part naman ng customer, ano. So ito, tuloy natin. Parang awa nyo naman! Gawan nyo naman ang paraan! Bawa naman kayo sa akin, Ford! Ford Commonwealth, ano na raw saan? Wala kayong pakialam eh! Wala kayong pakialam sa akin! Pasensya na mga palanggaano, naiiyak lang ako sa stress ko. Naiintindihan kita, ayaw Madam. Kung ayaw nyo i-replace yung sasakyan, wala akong pakialam. Ibalik yun na lang kahit yung denown ko. Huwag na yung 6 months sa binayad ko, kahit huwag na lang yun. Ayun, yun lang ang problema. No? Ewan ko, wala tayong batas na ganun, na ibabalik yung monthly mo or yung denown mo. Mahirap pa nga yun, ha, kasi meron kang papeles sa bangko. Hindi basta-basta na i-reverse yung naging process. Kasi nga, unang-una, nagamit na rin yung unit. So medyo nakakalungkot dun sa part ni Madam. Pero malabo, parang nakikita ko medyo mas madali yun kung cash transaction dahil walang involved na bangko. Kumbaga, discretion na ng dealer yun kung paano nila gagawan ng paraan yun. Ano? Yun lang yung para sa akin. Pero kahit na cash transaction, hindi pa rin pumapayag ang dealer eh. Negosyo yan, alam nyo naman, di ba? So tuloy natin. Kasi bibigyan niyo ako ng ganito, territory, brand new ang binili ko. Bakit parang mas malala pa yata sa second hand yung nabili ko? Aray. Ay, wala kayong bal. Hindi ko sinisiraan yung Ford. Wala akong sinisiraan lang. Ang inaano ko lang, bakit ganito yung nabili kong sasakyan sa inyo? Bakit ayaw niyo eh? Diba? Hindi lang ito una, pangatlo na to. Binasa ko yung terms and condition niyo. Ayan, so nabanggit ni Madam pangatlo na, halimbawa pang-apat na repair ng the same problem ng paulit-ulit, bibigyan pa ng last. Ayun, so file ka na ng case, mga kaibigan. So bago natin ituloy, nakalagay po dito sa page na to yung tungkol sa lemon law. Basahin ninyo, mga kaibigan, meron kayo nito. Sa lahat ng mga car owners dyan, oh, tingnan ninyo sa service and warranty booklet ninyo, basahin nyo lang yan. Pero initially, ito yung makakatulong kay Madam. Kasi kung paulit-ulit hanggang 5 beses, may chance na mapapalitan yung unit niya. So yung iniiyak ni Madam, may solution naman po dyan. Ito po yan. Ito, may format din dito sa gilid. Oh. Andi dito naman lahat yan. Oh. Ito yung prescribed na format ng letter doon sa dealership. Tapos syempre, i-re-report mo yan, mga kaibigan, sa DTI. Ito pa yung isang format. DTI po ang mag-mediate sa inyong dalawa between customer and dealer. Nagpabalik-balik na ang sasakyan sa inyo. At hindi basta-basta yung sira ng sasakyan nyo. Nag-i-engine failure yung sasakyan nyo. Nabinigay nyo sa akin. Hirap naman. My God, Ford! Anong ginagawa nyo? Hindi nyo ba kaya gawa ng paraan? Tapos ibabalik ko sa service center nyo, i-diagnose, ibabalik nyo ulit sa akin, ganun ulit. Kaya nga po yung pinili ko eh. Diba? Kasi alam ko magandang klase. Kasi ayaw ko naman kumuha ako ng hindi maganda para sa akin kasi sarili ko. At alam nyo ba kung anong pinakamasakit?
Dahil itong territory na to, regalo ko to sa sarili ko. Regalo ko to sa lahat ng paghihirap, pagsisikap ko sa buhay. Regalo ko sa sarili ko to. Tapos ito ngayon ang binigay niyo sa akin. So medyo mahirap nga yun, no, sa part ni Madam, no. Kumbaga, pinaghirapan mo eh. Babayaran mo rin to ng ilang taon para sa sarili mo. Tapos, after mga ilang months mo lang pala magagamit, wow, sakit sa loob nun. Para sa'yo yun eh. My God, boy! Gawin nyo naman ang paraan! Hindi natin kailangan umabot sa ganito eh. Kaso binabaliwala nyo ako eh. Puro kayo paasa, puro kayo ganito. Wala akong makausap na matino sa inyo. Dali, ipapasa nyo ako sa service center. Ipapasa nyo ako sa Commonwealth. Ipapasa ako ng Commonwealth sa service center. Saan ako pupunta? My God, Ford! Para pala ma-claim nyo ha, yung sinasabi ko na lemon law, dapat yung warranty procedure na sunod nyo, mga kaibigan. Nakakapagpa-PMS kayo. Lahat ng mga check-up doon po sa dealership nangyayari. Kung mayroong problema, dealership pa rin ang nagha-handle. At yung po palang lemon law na to is applicable lang for 1 year or 20,000 kilometers, whichever come first. Within that duration, pwede kayong mag-file ng lemon law case, mga kaibigan. Medyo hassle nga lang, pero part ng ano yun eh, part ng law, part ng process.